So hello mga ka-Bebe Loves and welcome back to my channel. So may pag-uusapan tayo ngayon na most requested video na tungkol sa paano nga ba maging YouTuber or a vlogger. Mga ka-Bebe Loves, marami sa inyo na nagtatanong kung paano nga ba maging YouTuber or vlogger. Kung ano-ano ba yung mga dapat na gadgets na kakailanganin. And sino-sino yung mga taong pwede sumbukan ang YouTuber. Ang YouTube world rather. Ito rin kasi yung nakita ko na most top 3 na questions na kino-comment ninyo sa comment section ko. So, nito ako para sagutin yung mga katanungan niyo. So, but before we get started, disclaimer lang, I'm not a professional YouTuber, or rather a vlogger. Ito po ay, based by my own experience. Based lang to sa mga naranasan ko, kung paano ko sinimulan ang pag-video. And, again, disclaimer ha, hindi po ako professional. Yes, I am a beginner vlogger. Pero marami kasi nagtatanong sa inyo. And gusto ko kayong tulungan as a friend. Or as a vlogger din. So, soon, diba? So, tara, let's get started. So, number one question. Paano nga ba maging YouTuber or a vlogger? So, ito, meron akong main 5 categories na dapat meron ka or dapat magkaroon ka as a vlogger, as a future vlogger or as a future YouTuber. So, number 1 is camera. Ito mahalaga yan, kaya nga video, diba? Video, diba? Kaya nga YouTube, diba? So, yun. Kailangan ninyo ng camera, kailangan na rin ng camera. It's either professional camera or a phone camera. It's up to you guys. As long as malinaw yung pagkuha ng video, malinaw yung sounds ng inyong gagamitin ng camera. Kasi, ano diba? Hindi naman pwedeng malinaw yung camera mo, pero malabo naman yung sounds. Ano yun? Anong pinayin nyo, maghuhulaan tayo na tao, bagay, haya, puti, kibabo, ay, gano'n, hindi pa. Damn! So, hindi rin naman pa pwede na malakas na yung sounds or malinaw yung sounds. Eh, yun naman, may problema naman tayo sa pagkukuha ng video, hindi rin naman pa pwede. Ano yun, multo? Damn! Charot. So, yun guys. Dapat yung make sure na accurate lahat, gumagana, maayos, para makita rin ng iba't-ibang tao. Or para makita rin, or para mapanood na maganda yung video mo, naririnig, nakikita ka, nakikita yung buong kalawakan, charot. And second, syempre ito, kilala na to eh, mag-sign up ka muna sa youtube.com. So, syempre, diba? Hindi ka naman pwede magsimula as a vlogger, as a YouTuber, kung hindi ka pa nakapag-sign up. Sign in, rather. Kung hindi ka pa nasi-sign up. So, make sure na meron ka munang or naka-sign up ka kay YouTube bago ka gumawa ng video. Para hindi naman sayang yung gagawin mo. And number 3. Ito mostly, tinatanong to sa mga tao or sa mga future vlogger, kung ano, what kind of YouTuber or a vlogger are you? So, yun, marami yung tatanong. Ito yung parang iba-brand mo, ano yung papakita mo sa YouTube mo, ano yung saan ka ba magaling, saan ka ba yung nag-excel, mga ganon, kung saan ka ba mahilig, kung ano hilig mo. Kaya tulad na, kung mahilig ka mag-travel, so go for the travel vlog, beauty vlog, cooking show, cooking vlog, and so on and so forth. Basta as long as magaling ka doon, at kaya mo ipakita sa lahat yun,
why not? Try mo na yun. Yun yung gawin mo as your content. So, syempre, pwede naman yung vlog na chop suey, pero hindi naman dapat ganun. Hindi, pwede na rin sa'yo yun kung gusto yun na yun. Pero mas maganda kasi na may brand ka. Para alam na manonood sa'yo na kung ano yung aabangan nila sa'yo, kung tungkol saan ba yung YouTube na nilalabas mo. Anong video yung nilalabas mo. And number 4, you can do also a timely video. So ano nga ba yung timely video? So ito naman yung napapanahon or usong-usong video. Katulad ng haul, mukbang, and so forth. So, malalaman mo rin yun na nauso yan kasi karamihan ng mga YouTuber or mga vlogger yung ginagawa yun. Para dito rin kasi nakaka-earn na maraming viewers, maraming subscribers kasi ikita nila, ay ito si ganito pala, magaling din pala magsalita or yung channel niya pala is ganito, may about sa travel and so forth, doon nila malalaman. Then kasi once na nagustuhan nila yung or kung nakita nilang nakiuso ka, titignan ng mga viewers mo or mga subscribers kung anong content meron ka. And also okay lang din to gamitin kahit naka-travel vlog ka, naka-beauty vlog ka, kasi ito nga yung tinatawag na timely video. So lastly, number 5 ko is yung passion. So, syempre, kasi hindi naman madali, hindi madali, sa totoo lang, ang pasukin ng YouTube. Why? Kasi there's some, dito kasi, may requirement na kailangan. Ano ba yung requirement na yun? So, yan ang requirement kasi, you need to have 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. Yes, watch hour po yun. Hindi siya minute, hindi siya seconds, per hour yung bilang na kailangan mo. Na i-earn mo yun. So, matagal yun, mahirap yun. And ako, as a beginner, ang hirap. So, kasi ngayon, di ba nakita ninyo? Thank you nga pala kasi 800 subscribers na ako. So, thank you very much. And, ito talaga, passion is, ito kasi YouTube, dapat kasi, kung gusto mo, stock lang yung memories dito, pwede naman. Nasa sa inyo yan. And, dapat kasi, hindi nyo isipin na may pera agad ang YouTube. Kasi hindi talaga siya madali, guys. Hindi agad to basta-basta makaka-earn ng money. Kasi yun yung sinabi ko, may requirements na kailangan mo nang tapusin bago ka maka-earn sa YouTube. And, mas maganda rin kasing gawin siya na hindi to trabaho. Hindi yung katulad na trabaho na pinupunta mo everyday, na na-stress ka, na gano'n. Dapat kay YouTube at yung passion mo, dito masaya, dito mo ilabas yung mga kalokohan mo, is pwede. Kasi sa trabaho, diba, hindi mo magagawa yon. And, nandun ka pala lang na-stress. Dito kay YouTube kasi masaya ka lang, approve ka. And, question number 2 ninyo is, yung mga gadgets, ano nga ba yung mga gadgets na kailangan? So, sa akin kasi, alam ko, sa akin kasi, magkaroon ka lang ng dalawang to, pwede ka na magsimula mag-YouTube. One is camera, or phone camera, and 2 is tripod. Yes, guys. Meron ka lang ng dalawa, pwede ka na magsimula mag-YouTube, pwede ka na magsimula gumawa ng content, gumawa ng videos, and dito ka na rin pwede gumawa. Yun na rin yung paraan para hawakan din yung camera mo. Kasi kung mag-isa ka lang, kailangan mo ng tripod yan. So yun guys, basta meron ka lang ng dalawang gadget na yun, pwede ka na magsimula agad-agad, ora mismo. And third question is, may mga tao lang bang pwede subukan yung YouTube? So guys, etong YouTube is pwede sa lahat. Mapabata,
matanda, may ngipin, wala, nangipin, wala, kahit ano, pwede subukan to. Walang pinipili tong age, walang pinipili ng gender, at wala rin to pinipiling antas sa buhay, guys. Mamaya, mapamayama ka man, mahirap, middle class ka ba, or kahit ano, pwedeng-pwede mo itong subukan, guys. Kasi si YouTube, wala siya pakialam kung sino ka. Basta kung kaya mo magbigay ng information, kaligayahan, at kung ano pa mag-spread out sa buong mundo, pwede mo itong gawin. Walang hindi pwedeng gawin kay YouTube. Pero bawal lang ang mga bastos. So, ayun na guys. Ngayon pa lang, magsimula na kayo. Aba, maaga pa kasi mamaya ang gabi na. hindi naman. Sa akin lang, huwag kayong mahiya. Okay? Huwag kayong mahiya or matakot na kausap mo yung camera. Huwag kayong mahiya na gano'n. Basta, sabi ko nga, diba, basta passion mo, do it. Okay? Kaya, simulan mo na kung gusto mo talaga mag-YouTube. Simulan mo na, ngayon na. Now na. Okay? So, there you go, guys. So, thank you, Bebe Loves, for subscribing me, for supporting me, and so on. So, sana magtagal-tagal tayo. So, ayun, guys. So, thank you for watching, guys. So, sana may naintindihan kayo, may nakuha ka information about kay YouTube sa akin. And, sana nagustuhan nyo rin tong video ko, guys. So, ayun, guys, ha. Kung gusto nyo talaga mag-YouTube, nagsimula na. Now na. So, ayun, guys. Thank you for watching. Bye!